and upon every high tower and upon every fenced wall. And upon all the ships of Tarshish and upon all blessed creatures. The loftiness of man shall be bowed down and the haughtiness of man shall be made low, and the Lord alone shall be exalted in that day. And the idols he shall utterly abolish. And they shall go into the holes of the rocks and into the caves of the earth for fear of the Lord, for the glory of his majesty when he ariseth to shake terribly the earth. In that day a man shall cast his idols of silver and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the holes and to the baths. To go into the clefts of the rocks and into the tops of the rugged rocks, for fear of the Lord and the glory of his majesty when he ariseth to shake terribly the earth. Sabay-sabay. Cease ye from man, whose breath is in his nostrils, for wherein is he to be accounted for? Off. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po mga muna sa amin. Simula kami, Lord, sa mga hirap na topic, Lord. But I pray na makuha namin mensahe. Again, hindi na mahirap pag pinuha namin context, Lord. And with the hindsight, Lord, from Revelation, Daniel, I pray kayo po muna sa amin. Again, yung mga iba po, Lord, na hindi nakaka-attend, kayo po magturo sa amin kung paano ito, Lord, yung lilipat o hindi naman. But I pray na, again, kayo mga una, papatid nyo sa amin yung itong kalooban at ang mga meaning ng mga salitaan kung usapan at pag-aaralan namin. Ayan, salamat po na sa mga blessing. At kayo po mga una ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Apo na po, title po natin ngayong gabi, yung last na last dyan, ang sabi dyan. Actually, yung title lang natin is, Wherein is Man to be Accounted For? Okay, yung tao kasi yung pinag-usapan dyan eh. Sabi sa 22, Cease ye from man, yung man, hindi masama ang man, kaso pag siya yung sinusunod lagi, wag daw dapat tayo doon. Yung mga binanggit kanina, ibig sabihin, yung iba kasi nagmamagaling, magaling naman to some degree, pero hindi pa rin. Kaya ang tanong dyan, bandang huli, wherein is he to be accounted for? Yung tao daw, paano ba sa, pag sinabi accounted, paano siya, saan siya may sasama, parang ganun sa Tagalog, sabi dyan, is pahalagahan, no? Sabihin, ano bang klase ng tao? Ano bang kwenta ng tao? Parang ganun. So, hindi naman walang kwenta ng tao, pero pagkukumpara mo sa Diyos, definitely walang kwenta. At sa panahon natin ngayon, maniwala ka, kaya nga yung... Wala lang yung Valentine's kasi, ala ko, hindi na tayo na ano dyan eh. Mga Catholic po yan eh. Okay? So, anyway, nasa inyo naman yun. Pero yung isang church nga na ano, mga Baptist din, nakikiganon-ganon eh. Nakakalungkot, pero ito, medyo madadaanan siguro natin dito yun. But anyway, again, good evening sa lahat. Dito na tayo. Kaya natin tapusin ito kasi isa yung tema niya. Hindi ko mahati. So, natapusin natin yung chapter 2. So, yung chapter 1, ang naalala niyo po yung una, of course, ano yun? Reason yun eh. God, ano yun? Reason with God. And then, yung last week, yung bandang, ano yun? Ano po yan? Sino magaling? Limutan ko agad. Yan, judges. Restore thy judges. Yan. So, yun yung pangako sa kanila kasi na positive, no? So, isa sa mga positive gaya ng pinili ko kasi kahit sa organization, yung leader po nagdadala dyan. Pag hindi maayos yung leader, bagsak yan. Pag maayos, babangon yan. So, ganun po yan. Kaya sa atin, yung pinangako ng Diyos sa kanila, example sa atin yun, no? Dapat ma-realize natin yun. So, pero sa churches, ganun din actually yan eh. Iba-iba rin ang case, okay? So, yung success ng isang church, minsan yung pwedeng kumpara sa iba kasi minsan iba yung focus. Kaya ang success natin, ma-measure yan, di basta-basta sa yaman. Okay, so this time naman, medyo mag-aana tayo. Ito po yung unang tinignan ko, no? Ito yung unang sa Bible, ha? Pagkakasunod-sunod. Dito na naman yung sabi niya, last days and then later yung the day of the Lord. So, kung naalala nyo pa yung ating series sa Revelation at sa Daniel, ulitin natin ngayon kasi yun talaga yun eh. Yung day of the Lord, may madadaanan natin. By the way, ayan pala yung plowshares ha.
Plowshares. So hindi nyo alam yun kasi hindi kayo magkasaka. Pero ang nagadya, pag kayo ay nag-JJX, di ba? Ano yung ano? Inahatak ng ano? Inahatak ng baka. Ay, baka. Alabaw, no? Pero ngayon may kubota na sila, di ba? So sila dun, halo sila dun eh. Kaya mas maganda pa rin daw talaga yung hayop eh. Kasi pag hayop, yun yung kinakain niya, pupupo na rin dun. O di, ano na rin. Fertilizer na rin. Eh, yung kubota. Anyway. So yun, so mag-ano po tayo doon. So huwag kayo malilito, sabihin ko naman sa inyo, pero yung malinaw na po yung Revelation, kaya ino natin Revelation, kasi malinaw yung sequence po doon. Ngayon, and then next natin yung Daniel, tapos din tayo doon. So, pero ang pinakaano natin yung sa Revelation, para malaman natin yung sequence. Dito naman, nababanggit yung konti sa, natin mag-ano na naman eh, di ko nababae yung ano, aking, kalimutan ko lagi yung aking stylus. Anyway, para lang appreciate nyo ulit ha. Ulitin natin. Drawing. Sa mga ayan, visual aid natin. Ano nga ba ito? Nakalimutan ko na. Duo, ayan. May keyboard. Ayan. Ayan. So again, ay end time sa tinatawag. Mamaya, mabanggitin yung last days. And then, sabi natin, hatiin natin dito yung Old Testament, New Testament. Then after po ng kapang, Jesus ay pinako sa cross, lagyan na lang natin dito, lagyan natin ng cross. Yan. Para yung timeline. Okay, so dito zero, eternity na lang, eternity past, eternity future. Okay? So bago mag eternity future, of course, si Jesus ay namatay approximately 0 AD. May natin ganyan. So ito pa yung nangyari na sa Genesis hanggang natin pinanganak si Jesus dito. And then ito yung buhay ni Jesus, 33.5 approximately. Dito siya namatay, umakyat muli. Okay? First coming. Then later, dito tayo, drawing natin yung may significant na time dyan. Okay, so dito tayo ngayon. Somewhere here. Okay? Ito yung tinatawag na 7 years. Hindi tribulation, ha? Ang tawag na ito doon? Ang tawag doon? 78. Week ni Daniel. Okay, naalala niyo pa ba ako? Nakalimutan ko na rin. Ayan po kasi yung nakahiwalay na importanteng mga panahon na mangyayari, pinapangako in the sa Bible. Okay? So next po dyan, ito na. Ito yung tinatawag na Millennium Reign of Christ. So millennium, in the thousand years. Yan po yung pinag-usapan dyan. So i-blow up lang natin dito. Dito, pwede palang gano'n, no? Blow up natin, ha? So, i-blow up natin yung, ano na, yung end times. So, simula ngayon, ano ngayon? 2024. Yan. So, ito yung eternity past ulit. Eternity future. So, somewhere here, ito yung millennium, kanina, millennium, and dito yung so ito po yung hindi natin alam kung ilang taon. Okay, kasi hindi natin alam kung kailan dating si Jesus, Antichrist, pero may mga sign of the time na ngayon. So itong 7 years, ito po yan, 3.5 sa gitna. So bakit ka nasabi po ito? Kasi may mga pahayag dito sa Isaiah na hindi mo alam kung saan nangyari. Okay, nakikita ba mga bata? Yung iba dito, mangyayari dito sa millennium, yung iba dito sa 7 years. 78 week. Tawag yan, ha? Daniel 78 week. Na ano, 7 year tribulation kasi lagi yung sinasabi ng iba. Pero mali kasi yun. Okay, natindihan na. Na-picture nyo na. Ito tayo. Hindi natin alam later ano nang mangyayari. Definitely, mauna yung Antichrist.
So, pero hindi mo accurately may sasabi kung kailan siya darating. So, pero malalaman natin dito, dito na magkakaalaman sa gitna, pag nandito tayo sa gitna. Pero definitely, hindi mangyayari ito habang wala pa yung temple. Kasi sabi sa Daniel naman yun, pinapahiwatig doon. Ah, tama, si Daniel, di ba yung 9 ba yun? Napapahintuin daw nung Antichrist yung itong desolation of abomination of desolation mangyayari in the midst of the week, sabi. Pero isa sa mangyayari kasi doon, papahintuin yung daily sacrifice, which is ginagawa nila dati. Ngayon, walang temple sa Israel. So, ginagawa nila yon sa temple. At ang excuse nila, kaya wala silang daily sacrifice kasi wala daw temple, which is mali. But anyway, so kaya alam natin na magkakaroon muna ng temple, which is ngayon, hindi pa binagawa. Nakalagay doon yung Dome of the Rock na mga Muslim yon, holy site ng Muslim. So kaya medyo malayo pa, in a way, ha? Hindi mo alam kasi baka mabilis yan eh. Actually, yung gagamitin daw ba na mga gagamitin doon sa temple, sa third temple, nakaanda na. So, ibig sabihin, hindi yung sabihin matagal pa yan, pastor. Nag-aasawa pa ako. Hindi mo alam kung magkagera ngayon doon, di ba? Yung ngayon, nagkagera nga sila doon. Hindi mo alam. Baka isang taon lang, kaya nilang gawin yan. Kung may pera ka, hindi mahirap yun. Amen? Okay, balik tayo dito. So, basta nakikita niya ako bata, 7 years tribulation. 70th week ni Daniel. Basta 7-year period yon of the end times. Then, millennium, 1,000 years. Kaya nga millennium. 1,000 years of the reign of Christ. So, yan ha. Kuha nyo. So, somewhere here, ito yung Battle of Armageddon. And somewhere here, ito yung Gog and Magog. And then, ito nga, eternity future na. Wala na yan. Hindi na nakasulat sa Bible. Ang nakasulat na lang yung introduction. Basta dyan na tayo lahat. New heaven and new earth, new Jerusalem. Kaya masaya na. Okay, pero masaya na rin tayo dito kung ligtas ka at nagliligod ka sa Diyos, ha? Masaya ka na rin yan. Okay. So, balik tayo dito. Kasi nakita nyo ulit yun, ha? So, the word of Isaiah, the son of Amos. Kung napansin nyo, ang bago dito, bakit siya nagsabi ulit ng ganun? Kasi nga po, medyo ibang, ganyan po yung Bible, eh. Tsaka lalo na yung mga major prophet, pag bagong ano na, bagong section na, ganyan yung mga introduction. Kasi tapos na yung chapter 1, basta sabihin mo pa ito, vision lang. Ito naman, the word of Isaiah the son of Amos concerning Judah and Jerusalem. Ito daw yung mangyayari. Okay? So it shall come to pass in the last days. Ito po yung sinasabi ko kanina, last days, ito yung catchy na term na mangyayari in the last days. Bakit last days? Eh, katulad nga niyan, eh, no? Last days na eh. So, pero sa Bible kasi, yung 1,000 na yan, 7 years, saglit lang din yan. So, pwedeng sabihin, ito, sabihin ko sa kasi, baka yung mamalito eh. At lalo pag ginag-aaralan mo na ito, nagkakalituhan yung timing, kasi sabihin, itong, yung ibang babanggitin dito, nangyari na. Kasi nga, ang sasabihin lang dito, ito yung mga araw na paparusahan yung Judaism. Totoo rin yun. Pero again, ulitin yung sinabi natin sa Daniel at Revelation, pag ganito yung mga example natin sa Isaiah na lang tayo, alam niyo yung kay Jesus, virgin birth, saan yun? Ahaz. Yan, familiar, di ba? Sabi dyan, therefore the Lord himself shall give you a sign, behold the virgin shall conceive, and bear a son and call his name Emmanuel. So ito po yung pinapisahin per time ng kings pa lang na mangyayari. Okay? Itong Emmanuel daw na to, hindi siya kakain ng honey tsaka butter. Before the child know to refuse good, evil and choose good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings. So, sino yung kinagalitan dyan ng na Ahaz? Siyempre, yung kalaban nila. So, parang pinaprophesy yung kalaban nila na magagapi. Obviously, tapos na yun. Nakita nyo ba yun? Nakasunod ba kayo? So, ibig sabihin, paano masabihin, pastor, na itong verse 14, kaya ito lagi yung abanat ng mga Udyo eh. Hindi si Jesus yan, tapos na yan eh. Si Jesus, after ilang years pa dumating, marami, hundreds of years. Yan sinasabi natin ngayon, tandaan nyo itong term na to ha, tinatawag na dual fulfillment. Ibig sabihin, natupad na siya in the short context nito, in short time,
Yun nga, sabi natin yung mga 10 years after nung sinabi, nangyari na. Pero may iba pang mangyayari na katulad din nun, na mas matindi. Yan ang sinasabi dito. Katulad yan, kailan ba natupad yan? Sabi sa Matthew, sa time ni Jesus. Isang virgin, na literal na virgin, na wala pang asawa, medyo may boyfriend lang, pero nabuntis. Paano nangyari yun? So, impossible. Ano nga yun? Ang tawag dyan is miracle. Okay? So, yun. Kaya naging sign yun na hindi lang para kay Ahaz and Israel, naging sign yun sa buong mundo. Nakita niyo yun? Nung natupad kay Jesus, baby Jesus. Yun yun. Okay? So, kaya balik tayo dito. Saka na tayo dyan sa 7. Dito chapter 2 lang muna tayo. So, ganun din sinasabi dito. May mga natupad na dito. Yung mga prophecy na mangyayari daw, nangyari na. Pero actually, yung pinaka-full na pangyayari na the fulfillment of that prophecy, hindi pa talaga nangyari. Okay? So, ginawa rin natin ito sa Daniel. Kung naalala nyo kay Daniel naman, ganun din. May mga hari at may kingdom. Ubusin yung ganyang kingdom. Ang problema doon, kung di dumating si Jesus, hindi natin alam actually kung nangyari na yun o hindi. Ang problema, ang maganda, nangyari si Jesus, binigyan pa tayo ng Matthew 24. Okay? So, hindi nila pwede sabihin, nakasunod mo ba? Iba? Sa storyline nyo? Sa Matthew 24, tapos na yung mga Greeks. Sabi ng iba, yung mga Greeks, yun daw yung fulfillment nung kay Daniel na abomination of desolation. Problema, after nun, si Jesus dumating, sabi ni Jesus, hindi pa tapos yan, mangyayari pa lang yan. Ayun yun. So, hindi pa talaga yan, sabi ni Jesus. And then, sa Revelation, dinescribe yun ng in detail. So, ganun din tayo ngayon dito. So, sana nakuha nyo yun. Pagtiwala tayo sa salita ng Diyos. Okay? Kaya sabi dito, it shall come to pass in the last days. So, again, ha, malinaw yan. Yung last days na yan, ibig sabihin, isa sa mga fulfillment yan, medyo malapit lang sa time nila, pero later. Lalo sa ating Christianity, yung last days talaga yung binanggit ko kanina, 7 years, and then yung millennium. Ano daw mangyayari in the last days? That the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all the nations shall flow into it. So, sa Tagalog, yung bahay daw, tahanan daw ng Diyos ay ilalagay sa taas ng bundok. Hindi sinabi ko anong bundok. Basta nasa taas ng bundok, huwag sinabi established, talagang nakalagay doon din. Alit sisirain, wala nang tatalo doon. And then, itataas siya, hindi tataas na ano. Ibig sabihin, magandang city yon at pinaka maunlad, alam mo na, kilala. So ngayon, kaya po kayo sa mga pelikula, ano yung madalas na sa pelikula? Lagi nang tinabanggit, kala mo, doon lang, sabi nga nung isang meme. Hindi naman sinave doon Avengers yung buong mundo, Amerika lang eh. Kahit si Spider-Man, doon lang, di ba? Kasi nga, doon umiikot yung kwento, kasi sila yung nag-ano nun eh. Kasi iba naman, pag nagkaroon sila ng opportunity na ano, eh si ano din, si sino ba sa Japan? Si Ultraman, di ba? Tsaka si Voltes 5. Tsaka si Monster. Ba't lagi Japan lang ang kinaano ng Monster? Kasi nga sila yung gumawa nun. You know po, para makarelate yung mga taga-Tokyo. Yan. Gusto ko sabihin, kaya sikat yung Tokyo, lagi nababanggit. Yan. New York, di ba? Lagi na lang dun yung kalaban. Kasi, kilala, tinataas nila. Okay? Yung Manila, hindi natin maitaas, pero minsan, may pagkakataon. So, ganyan. Pag itong city na to, the Lord's house, established sa mountain, so lahat daw, itataas ito. So, yun, sikat to. Yan ang pangarap po lahat ng mga yan. Yung mga, kaya pinapayaman nila yung mga, alam yung capitals. Anong capital ng Netherlands? Kaya talaga mga Europe eh, no? Germany, ano? Berlin. Ano? Russia. Yan yung pinapaganda nila, di ba? Pero ito daw, ito yung pinakamayang capital ng mundo. Saan natin nakita sa Revelation yun? Siyempre sa Millennium, di ba? Tsaka later pa sa New Heaven and New Earth. New Jerusalem. So may New Heaven and New Earth na maganda lahat. Pero yung pinaka-capital, yung New Jerusalem. So, ano to? So, kailan mangyayari ito? The last times, in the last days. At sabi mo dyan, ito yung maganda dito, and all nations shall flow into it. So, ako, ilang beses ko nabasa yung Bible, kaya alam ko, lagi ko na dadaanan to. Ano yung flow? Lagi mo sinasabi dyan, river, naalala nyo sa sinabi yung, kung hindi nagkakamali sa Isaiah, Ezekiel, especially sa Joel,
So lagi may ganun pag sa end nung ano na, may sinasabing river na doon daw may buhay daw sa Revelation, pag uminom ka doon, ano daw, mabuhay ka forever, di ba? So ano yun? Ito na naman yun. At pero sa nation daw nag-flow doon, ibig sabihin either umaasa sila sa blessing doon o yung kayamanan doon, or yun yung pinaka magiging capital ng mundo. Kasi ganun yun sa Jerusalem eh. Sa Revelation, I mean, di ba? Alam nyo yun. So pag pinapunta daw sila ng Diyos doon, dapat sa millennium, sila ay pumunta. Pag hindi sila pumunta, ano sabi? Hindi sila, bibigyan sila ng plagues. Pag yung lugar nila, hindi uulan. O siyempre, hindi ka uunlad nun. Ngayon, eh, paano basta yung mga hindi talaga umuulan? Ano sabi doon? Nakalimutan ko tuloy. Basta may peste sila. So, ganun po yung mangyayari in the future. Para may taas ng gusto yung City of God, House of God, itong ginamit dito, Mountain of the Lord, House. So, ganun po mangyayari. Amen? Tandaan niya, kung nababasa niyo yung Bible, pansinin niyo yan. Lagi sa bandang huli, may river na tinatawag. Pareho lang yun. Kasi nga, magiging capital yung New Jerusalem. Okay? And many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob, and he will teach us. Obviously, ganun din po yun. Pag dinasa niyo yung sa banda sa Revelation, sa Joel, sa Ezekiel, dito, Isaiah, later, nasabihin ulit yan. Ganun lagi, yun yung laging blessing doon. Hindi yung, oh, manunod tayo doon ng concert, hindi, ganun. Ano ang pinagkakasiyan ng mga salibutan ngayon? Manunod tayo ng ano-ano yan. Doon, lagi magpupuri sa Diyos. Kaya lagi sinabi siya, pag nauboring kayo dito sa church, anong gagawin nyo doon? Ayun yung kumanta. Nasa tagalangit ka ba? Pag nasa langit ka, puro kantahan doon. Puri yan. Hindi naman lagi, pero meron. Yun talagang main ano doon, pagpurihin ng Diyos. So nakikita nyo na ba? Kaya sabi dito, sinasabi lang dito, he will teach us ways and we will walk in his paths. So sabihin, hindi ka na ligaw-ligaw, hindi mo alam, hindi alam gagawin mo, hindi na ganun. So matagal na sinabi dyan na napaganda para sa mga mananampalataya yung end times. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. So ano yung parallel? Ganun na ganun. May salita pa ba? Sino ba yung salita ng Diyos later? Si Jesus. So yun yun. So masaya. Amen? Amen. May gusto ko nung ano eh. So yun yun. So napakasaya nun. So again ha, ako, yun ko, nakaka-relate kayo dito. Masaya ba kayo pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos? Sana. Kasi dito kayo kahit Thursday, di ba? Pagod na, antok na. Ganyan, ganyan talaga kasi ngayon parang ano tayo eh, parang preview dito sa lupa. Kaya iba din nag-enjoy dyan, bahala sila. Kaya iba yung mga false churches, kung ano-anong ginagawa nilang kalokohan sa ano nila eh. Kasi hindi sila nag-enjoy sa ganito eh. Kasi kung ano-anong pinagsasabi naman sa kanila dun eh. Okay, tuloyan natin ha, mahaba pa tayo. He shall judge among the nations. So may nations pa rin, tandaan nyo yun ha. At ganun din po sa, eh ba't ang Panginoon na yung hari, ba't ang dami pang nations? Hindi yan mabuhag eh, hindi naman kailangan eh. So siya lang yung pinaka King of Kings. Siyempre may mga hari pa rin sa ibang lugar. At actually tayo nga yan, dapat ha, depende sa inyo. So ngayon, tinatadyak-tadyahan kayo, tayo dito, walang bahay sarili. Di ba? Pagdating, pagtapa tayo, ano, isa sa mga reward sa atin dun. Isa yan o. Mga kapitbahay niyong iba. Di ba sa impyerno na, pero iba. Mga pa, oh, may mansion. Mansion-mansion lang, kung ikaw, kaharihan sa'yo, di. Kaya magtapat ka na, amen? Amen. At hindi tayo mamatay noon, dito, minsan insecure kayo. So, kaya mapunta yung bahay ko. Diba? Sino? Pag-aaway lang itong magkakapatid. Ito, wala. Pag pinaghirapan mo, sa'yo yun. I-enjoy mo yun. Amen? Amen. Okay, ano pa? And shall rebuke men. Eh, ba't yung pinapagalitan? Pwede sinasabi ko sa inyo kanina na medyo si Isaiah bumabalik-balik eh. 7 years, millennium, and then yung future. Kasi pag sa future na, wala nang galit dun. Wala nang kasalanan. Sa millennium, halos wala nang kasalanan. Kasi si Jesus na yung nag-rule. Pero meron pa rin. Kaya magkakaroon ng battle of Gog and Magog eh. May magre-rebelde pa rin. Okay, so ito na yung sinasabi natin. They shall beat. Ito sigat na sigat to actually.
they shall beat, kaya alam niyo yung basa dyan, ha? They shall beat their swords into plowshares. So again, ha, nasabagin ko na yung plowshares na hinahatak ng mga ano, pang cultivate ng land. Kalimutan yung Tagalog. Pang bungkal. Pang arado. Thank you. Eh, ba't gagawin yung sword na pang arado? Para saan ba yung sword? Pang laban. Eh, ba't gagawin yung pang bungkal? Wala na ba silang bakal? Hindi. Ito sasabihin mamaya. Yo. And their spears, yung spears, pang laban din. Ganun din. Gagawin yung sword, ginawang plowshare, yung spears, ginawang pruning hooks. Ano yung pruning hooks? Pangtabas. Yan. Ba't ganun? Kasi ito sabi, nation shall not lift up sword against nation. So yung panahon daw na yun, wala nang away. Wala nang gera. Neither shall learn war anymore. Bakit? Eh, hanggang ngayon sa panahon natin, may gera pa eh. Bakit ganun? Kasi darating nga yung panahon na hindi mo na kailangan gera kasi ang Panginoon na yung hari. Hindi mo na sinong papatay natin. O di, wag na. Magtanim na lang tayo na magtanim. Wala nang gera. So, ang ganda nito, di ba? Okay, so, again, ha, yun ay nabanggit lang natin. Ito yung isa sa mga nangyayari in the future. Pero, kapansin natin na nagbago siya ng tono. Okay, so, sa 5, in-address niya yung Israel. Kasi Jacob is Israel. Amen? Sabi dyan, O house of Jacob, come ye and let us walk in the light of the Lord. So, ang ginagawa ng scripture dito, ini-invite sila. Kung alam nyo sa Revelation din, di ba? Bandang huli, sabi doon, come. And the bride, and the, sabi doon, the lamb and the bride, say come. Ang invitation yan eh. At nabanggit na natin kanina dito, di ba? Maganda kasi, and many people shall say, come ye. So, ini-invite tayo ngayon ng Panginoon. Amen? Ano ba, boring sa buhay mo? Mayroon siya invitation sa magandang lugar at ay mga magandang pwedeng pag-aralan at yung focus mo yung buhay mo, yung utak mo, hindi yung sa kung anong pang sanlibutan lang na mawawala lahat yan. Ano kayang kakainin ko? Ano kayang plano ko? Anong sasakyan kaya gusto ko? Walang kwenta yan. So ito na. Let us walk in the light of the Lord. Ibig sabihin kung anong pinapakita niya sa atin. At obviously, sabi sa John 1, next natin, ano sino daw yung light of the world? Jesus. Hindi si John the Baptist, siya yung nagpo-point, no, sa light of the world, si Jesus yun. Ito ngayon, sa bandang 6 hanggang ano dito, pinoint niya yung mga kasalanan ngayon ng Israel. Yan po yung context yan, ha? So isa-isa natin. Therefore, thou hast forsaken thy people, the house of Jacob. So paano yung finosgate yung sarili niya? Kasi nga, yung mga leader nila, hindi na nilid yung mga tao nila. Para mga pastor din, hindi na nilid yung mga tao. Alam nyo ba yon? Kahit mga pastor. Dito nga kayo ba? Dito na kayo. Dapat magkausap sila na siya na yan. Dito nga kayo ba? Ah, nawala tuloy ako. Ano sabi ko? House of Jacob. Dito kayo ba? Do? Yan, mga pastor. Ako napansin ko sa mga mag-yumaman na, ba't kaya hindi lang inaaral itong mga to? Kasi kontento na sila dun eh. Diba? Meron church, may building, may awit-awit. Minsan din na pinag-aaralan yung spiritual. Nakontento na dun. Ganun yung isang mga leader, yung kasalanan nila. Hindi natin gagawin sana, amen? Kaya minsan pag naano tayo, hirap ng ganito. Pero pag umaman tayo, ang hirap din, lalo. Iba expectation. Nakaka-boring siguro. Huwag mo lang Isaiah. Nakakita na nag-aaral ba Isaiah? Wala. Tingnan nyo, kahit yung mga live nila, puro ano lang yun, topics lang ng paano umaman. Paano mabuting na yun. Gusto yung sample lang ko. May titingnan ako dito. Hindi ko nasabihin kung sino. Pero nagsasubscribe din ako minsan dyan. Bilis ng oras. Hindi ko sasabihin kasi ilo to, ha, pero yung mga topic puro ganun. Sino kaya dito? Kahit si Jack Hines yun, ha. Sino yung, ito. Mayamang church to, hindi na. When it's time to obey God, okay din naman, no? Rather than men. Dapat lagi, ah, ba't tinatanong mo yan? Hindi naman.
Is the Old Testament obsolete? Can thousands have one heart? So maganda rin, nakaka-inspire. Kaso, where did la ito medyo okay. Medyo study, no? Where did languages come from? Okay yan. So, walang title. Are harder times ahead of Israel? Kasi Israel eh. Honor Israel Day. May ganun pa sila. So sumasabay, no? What does the Bible say about abortion and other Bibles? Alam na natin yan eh. Pero okay din yan kasi topic. Kasi sabi ko dito, dapat minsan talaga aralin natin yung Bible kasi ang mangyayari dito pag yung mga tao hindi alam yung Bible, puro ang church sa kanila, parang ano lang, ano yung kailangan nila at the moment. Kasi pastor, nandiyan para matuto tayo ng kailangan natin sa araw-araw. Isa yun. Okay, isa yun. Pero may mga ganito talagang panahon na kailangan mo aralin yung para malaman mo yung utak ng Diyos, yung mga plano niya. Naalala ko tuloy, buti makalimutan ko. Kaya importante itong prophecy. Naalala ng mga luma na dito. Ano yung apat daw na bagay na napaka-importante? Na kahit anong worldview, dapat sagutin yung apat na bagay na yun. Naalala nyo ba yun? Ayun. Galing ni Jamie. Kakapanan. Meaning, origin, sabi mo kanina, hindi purpose eh. Meaning, morality. Ano yung masama at mabuti? Okay? Hindi nyo yan. Importante, origin and destination. Eh, bakit hindi nila tinuturo yun? Kasi importante, bakit natin inaalam kung saan tayo nanggaling para alam natin kung saan tayo punta at gagawin natin nandito tayo habang nandito tayo. So, kung alam mo yung dapat mong gawin dito, ano yung masama at mabuti, pasan ba't lahat? Meaning, iba, pasan lahat to. Saan ba tayo nagsimula? Ang Diyos ang nagsabi niyan, alam natin dapat kung anong gusto niya sa tayo nagmula. At lahat yan, papunta dito sa tayo punta. So ito po yun. Kaya importante po itong ginagawa natin, nakakaral natin. Amen? Ang tanda mo na kahit ang tanda ka pa, importante pa rin ito, kaya huwag niyong manghinayaan ito. Okay? So anyway. So na ako yan. So ito yung mga kasalanan ni Jacob or ng Israel. So iniwanan nila yung kanilang sambahayan, doon literally hindi niniwanan, pero as a leader, iniwanan nila, hinayaan nila lang, mapamak. Because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers. So anong sabihin nun? It should be in, yung soothsayers po, ito yung mga, nung panahon nila, alam niyo yung sooth, di ba? Yung parang, ano yan, mga false prophet or mga yung sinasabi sa'yo kung ano yung gusto mo marinig. Yan. Pero actually yung soothsayer, pag sinabi soothsayer, mga ano nga yan, mga false prophet, mga wizard, yan. Yan ko ah. A witch, yan. Someone who makes prediction of the future, yan. So, doon na lang sa'yo umasa. And then please themselves in the children of strangers. Ibig sabihin, ang tinangkilik nila yung mga ibang bansa. Kahit yung mga Kristiyano, ganyan. Kaya nga, again, may Valentine's Day iba. Kasi nagsasawa. Parang siguro nagsasawa sa Bible. Paano nagsasawa sa Bible? Ang problema, kaya ka nagkakasawaan dyan, hindi kayo nagdi-dig deep. Exciting yan. Hindi mo uubos ang knowledge dyan. Ang problema, kaya yung pastor ang unang nangihina eh. Nabanggit ko sa inyo last time, ang dami ngayon, hindi na nagtuturo end times. Eh, saka na yan. Malalim masyado yan. Yung itindihan yan eh. Speak for yourself. Kaya nga sa Bible yan, hindi mo rin binabasa. Nabanggit ko sa inyo na, ang tagal ng Kristiyano, 5 times pa lang daw niya. Sabi ko, Pero common po yun sa panahon natin ngayon. Lalo na pag hindi Baptist. So ano pa? They learned also ito mga kasalanan nila. Parang positive pag tinignan mo, pero inaano sila ng Diyos. Inaasal sila. Parang revelation din. Sabi dito, their land is full of silver. Masama ba yung basta? Mayaman sila. Neither is there any end of their treasure. Dami nilang pera. Their land is full of horses. So that, sa panahon ngayon, sasakyan yan. Neither is there end of their chariots. Ang dami, ang dami. Kahit mga kotse ngayon, pag ano ka, mamimili ka bad. Toyota ngayon, daming nilabas. Ano mo ito? Pare-pareho lang naman. Ano kaya dito? Laki ng pera, di ba? Kung may pera ka, mahuhilo ka rin eh.
Ganyan tayo ngayon, maunlad, in a way. Yan ang wala ako na, ibimpo. Their land is also full of idols. Yun lang problema. Marami silang pera, marami silang idol. Ano, ganyan yan eh. Kasi nga yung idol yung sinasamba nila, yun ang pinagkakabala nila. Ay, wala silang panahon sa Diyos. Anong nga pag-aalabala nila? Iba dito, pati aso ngayon, namagit lagi sa inyo kasi nakikita ko lagi, parang sinamba na yung aso eh. Pag tinitingnan ko, kawawa na ako ito, bata pa. Siya yung aso niya ba di? Oh, kasi pupunasin niya pag tumihi. Lalo pag nasa mall, pinapalitan ng diaper. Ako nga, din nga palitan ng diaper ng anak ko eh. Siya yung aso yung, pinapalitan ng diaper, pinapakain. Pag nag-ano, ay nag-ano, punasan ko naman eh. Mga idol. Iba naman. Mga idol-idol nila sinusundan kahit anong ginawa sa buhay. Si Chris Aquino daw, ayaw daw mamatay. Ito pa babalita. Anyway. Here. Ay, basa nyo ka pa. Ready? Go. Okay, actually sa 8, sabi niya, their land is also full of idols, they worship the works of their hands. Yun yung sabihin nun. So, gustong gusto nila, di ba? Yung iba ng mga bansa naman, iba, ginagastosan yung mga building. Di ba? Pag mayaman, wala ang paggastosan. Gawa tayong malaking building, para sa, wala, para lang makita. Lahat yan, lahat ng mga mayamang cities, mayroong iconic something yan. Pag hindi, hindi sila kontento. Kaya, yun ang pinapakita sa ano, oy, ano yan? Ano yung gumawa nung, ano, hindi ko rin alam eh. Yung, basta may gumagawa yung Washington, ano, monument. US, di ba? Ano pa, yung, basta yung wonders of architecture. Ang ganda naman talaga, pero para nilang sinamban eh. Yung ibang tao, wala kang makain, tapos, gawa ka nung, ganun. And the mean man, yan, nabasa nyo kanina, ibig sabihin lang yan, ito medyo mahirap intindihin, pero ibig sabihin lang yan, yung mean man, ito yung mga, ano lang, mababa, the great man humbled himself, therefore forgive them not. Ibig sabihin, may humble ba sila, o mababa, hindi sila pinapatawad. So again, negative po yun sa isang city na supposedly righteous. Enter into the rock, ito na. Yung mga binanggit kanina, ito yung mga sabi natin, mayaman, matalino, magaling sa sanlibutan. Ano daw yung mangyayari sa kanila? Ito na yung familiar na naman sa Revelation 6. Sabi dito, pumasok kayo sa bato at magtago kayo basically sa lupa. May gumagawa ba nun? Alam nyo ba yung mga billionaire, kailan lang, parang last week or last week, last month. Yan ang balita eh. Kaya yung iba takot na takot, sabi, ako mag-nuclear ata. Nuclear war na ata, hindi kayo nag-aano ng balita, no? Kasi sobrang yaman niya mga yan, ayaw nila mawala. Kaso pag talaga nag-nuclear war, ubos. Ang ginawa nila, kumuha sila ng bank. Ano yung bank? Sa ilalim, nag-hukay sila. Kahit sa YouTube, makikita yan eh. Kompleto doon, nandito yung pagkain, nandito yung ano. Oh, buhay kami dito, sa palagay nyo lang yun. Eh paano talagang ang Diyos ang nagalit? Saan ka magtatago? Jared. Sa nanay ko po, nako. Hindi, ligtas naman yun eh. Anyway, yan. So, pamilya, sa Revelation 6 po yan. The lofty looks of a man shall be humbled and the haughtiness of men shall be bowed down and the Lord alone shall be exalted in that day. So, yung araw daw na yun, yung mga mayayabang, tanggal ang yabang yan. Alam nyo yung mga ganong kasabihan? Oh, tanggal ang yabang mo. Paano natanggal? Kasi kanina, kunwari, ganyan-ganyan. Pogi po mo to. Hindi na ganun-ganun po. Eh, nalaglag. Gumulong. Tinawanan. Nasa yabang mo ngayon. May iba naman, katulad ng mga politika dati, natalo, nagkasakit, kinulong, kunwari, nagkasakit, tanggal, ayabang. Eh, lalo na pag dumating ang Panginoon. Amen. Yung mga ayabang po yan, nakakita pa kayo ng mga hindi niniwala sa Diyos. Kahit yung mga kunwari na iniwala, si Pope na naman bumibida eh. Kasi, oh, mga Valentine's ngayon. Kasi kanila talaga yan eh. Magmahalan na kayo. Amen naman yung mga ano. Tanggal din ang yabang niya si Pope. Wala nang maniniwala sa kanya pag nilagay niya sa impyerno.
Magkasama siya dito kahit nasa bunker siya. May mga bunker na ano, di ba? Yung mga missile na anti-bunker. For the day of the Lord, ito na po yung unang mention ng the day of the Lord, by the way, sa Isaiah. Shall be upon everyone that is proud and lofty. Paulit-ulit, di ba? Kaya mayabang ka ba ngayon? Minsan yung mga ayaw mag-church, makikinig na naman salita ng Diyos eh. Parang nakaka-boring. Ayaw mo eh, yun nga, inuto sa atin. Para sa atin naman niya, dapat nga excited ka dyan eh. Gagawa ka ng dahilan. Eh, mayabang, sobrang yabang, talagang hindi mag-baptist yan. So, of course, si Elon Musk, napakayabang nun, napakayaman. Will shall be brought low, ubos ang yabang niyan. Napan all the cedars, ibig sabihin mga gandang ano to, materials. Lahat ng binanggit dito, ito yung magaling sa panahon nila. Pwede mo yung kumpara ngayon, okay? Pan all the high mountains and all the hills. Pansin nyo yung mga gandang community, nasa mga taas lagi yan eh. Mayayaman. And every high tower, ngayon, pataasan, anong pinakamataas na tower na ngayon? Yung pa rin ba? Malapit na, nakaschedule ng malagpasan yun. Ginagawa na, hindi ako nagkakamali sa India. Anyway, pataasan yun eh. Oh, masutas kami. Yeah, masutas kami. Lahat daw na mataas na tower. Iba naman, pataasan ng bakod. Yeah, parang si JJX, si Atong Ang. Sino naman ang ginagawa nila doon? Alam mo, no? Yaman yun na kado. Ayaw magpakita siguro kung anong ginagawa doon. Kahit sino ka pa. Eh, iba naman, si Microsoft. Alam nyo ba yung sina Microsoft? Payamanan po yan. Tignan sa YouTube din sa mga glalaway ka eh. Kanya-kanyang yate yun. Hindi kontento sa isa, dalawa, tatlo. Anong ginagawa nila doon? Ewan ko saan yan. Sana lumubog na eh. Yun lang, mas happy-happy yun. Sarap dun. Oh. Pleasant pictures. Kahit yung mga picture nila, pinag-aago, mahal yun, milyones yun. Yung nagawa nila doon, wala lang, tinitingnan lang nila. The loftiness. Pag sinabi lofty, mataas. Ibababa, the haughtiness, mayabang. Papababae na naman. Ang Panginoon na may tataas, eh, kasi nga, uubusin niya yung kalaban niya eh. And the idol shall be utterly abolished. Obviously, hindi wala na magtitiwala dyan sa mga pinaparada ng mga Catholic dyan. Alam nila, hindi totoo yan. Tunay na Diyos, hindi ganyan, hindi pinaparada. Kasi binubuhat-buhat nila yan, hindi totoo yan. And they shall go into the host of the rock. Yan na nga, inulit ha, inulit. Kasi talaga sobrang takot daw magtatago. Isang ka magtatago kasi maghukay ka na malalim, abot ka pa rin. Bakit sila takot sa Diyos? Alam nila, binaliwala na lang Diyos ngayon eh. Kahit iba sa atin ha, pag binabaliwala ang Diyos mo, di ba minsan takot ka? Kasi alam mo, pag dumating na siya, kala ko hindi ako mahuhuli, kala ko walang, kala mo lang yun. And shake it terribly. Oh, kung nasa bunker ka, kung lumindol, nakita nyo yung lindol eh. Lalo kang tabunan dun. In that day, man shall cast his idols of silver. Uy, importante yan. Gold, silver. Itatapon niya. Wala nang kwenta. No? Maniligtas ka ba ng gold? Anong gagawin sa'yo ng gold? Mas gusto mo pala pag time na yung pagkain. Ganyan po yung kaiba. Maniwala ka hanggang ngayon. Iba, nag-iipon ng ganyan. Ganyan yung mga problema nila sa buhay. Buti tayo, wala, no? Which they made, ito, ha? Catholic na naman to. Which they made each one for himself to worship to the moles and to the bats. So, galing na, kung naintindihan nyo yung sinabi dyan, yung sabihin, again, nakita nyo ba yung iba dyan na, kasi hindi tayo ganun, eh. Pero may makilala po akong ganyan, na talaga nag-iipon sa bahay, yung tita ata ng tita ng mother ko, ganyan. Anong ganun. Hindi pumunta kami doon, anak niya pari eh. Isang ano, anito, lalaki, mga ancient. Mahal nun. Eh lalo pag sobrang yaman pa. Ano may gina? So iniipon nila yon, lalagyan ng gold, hindi kontento, hindi masyadong ano yun, mahal eh. Lagyan natin pa ng ano, ganun yan.
Bandang huli, baliwala yun. Mapatayin ka na ng Diyos eh. Ano pa, yung iba sa bangka, ito naman sa cleft of the rock, ito naman sa bundok. So, basta nagtatago na sila. Gusto nyo ba ganyan ka na end times? Sa halip na inaabang mo yung Panginoon, Lord, come! Parang ano, Christ returned! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Masaya ka kasi inaabangan mo na yon. Reward ang mga papa sa'yo kung ikaw yung nagtapat sa kanya. Iba, nagtatago. Saan ka magtatago? And for the glory of His Majesty, inuulit yung kanina, when He arises to shake terribly, inuulit na naman. Kahit saan ka, isang pa pwedeng walang lindol. Sa Antipolo daw, walang lindol. Eh, pag sobrang lakas niyan, kahit saan yan. Kahit yung ating ano. So, anong ibig sabihin dito? Yung mga nabanggit kanina. Kaya sabi dito, pinaka-conclusion niya sa chapter, tama naman, eksakto to. Kung yung kanina, iniisip mo yung safety ko, doon na titira sa walang lindol. Kaya sabi nila sa New Zealand daw, kung sakaling magkaroon doon, World War III, in New Zealand, medyo malayo, di ba? In China, ang kalaban niya, yung Australia, Japan, yan. Tinignan mo sa mapa, patay kayo dyan. In US, syempre, pupuntiriyahin yan, di ba? Kakaubusan sila doon. New Zealand daw, ay safe na safe dito, layo. Hindi pa rin. Tinatawag na Intercontinental Ballistic Missile, alam nyo yun. ICBM. Tama ba yun ako? Kahit sa anong mundo yun, basta gusto kong puntiriyahin, hindi mo yung mahihinto. Okay? Mag-iipon ako ng marami para pumunta ako sa bansang safe na safe. Saan sa bansa? Sa Canada po ngayon doon, nagkakagulo na raw doon. Biro mo, sarili mong gobyerno, kalaban mo. Saan ka nga pupunta? Papayaman ako, papalang, marami akong connection. Yung mga connection ko, para safe ako, marami akong kaibigan. Ibigyan ko ng tip, ha? Tapos, eh, paano kaibigan mo? Bebenta ka rin yan. Tsaka hindi naman yung pag di kaligtas talaga, tapos ka sa Diyos. So, ngayon, saan ka magtatago? So, pinaka-conclusion po dito, anong gagawin niya natin? Regardless to, kung ligtas ka o hindi, kung ligtas ka, ba't minsan nagtitiwala ka pa sa tao? Kaya yun ang pinaka-message dito, cease from men. Again, kung di mo binasa yung context, di mo may maintindihan nyo, pero yung sabihin lang niya, huwag ka na magtiwala sa tao. Sinabi rin niya lang, yun ako din basta yung sabi sa Jeremiah tayo sabi. Sabi doon, cursed is the man that trusted in man and make it his arm. Ano ba yun? Masahin na natin. Make it his arm, his flesh. Yan. Alam niyo yung arm? Masama ba yung arm? Hindi. Ba't ATM? Arm. Levi, hindi. Jeremiah nga. Okay, sabi dyan. Ay, basa nyo, ready, go. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from him. Yun, so hindi naman masama magtiwala sa tao, kung matinong tao. Well, malakas na tao, ma-influensya. Kaso, may mga time na, ano, lalayo ka ba sa Diyos? Wala, ito na lang, yung mga, siyempre, ang utak ngayon po sa mga pastor na kasi. So, minsan, may mga kampi-kampihan din yan eh. Niwala kayo sa atin. Kung natin, may kalokohan tong isa. Ay, huwag natin babanatan yan. Eh, ano yan, congressman yan. Nagbibigay ng pera sa mga churches. Hindi ka maka, hindi ka mambunan. Diba? So, iba dyan, umaasa na lang doon. Ay, wala, hindi ako magkakaroon ng church na malaki. Kasi yung mga tao ito, wala namang pera. Ayun, huwag itiwala. Ay, abante, brothers. Kaya sa Amerika, sino mo sa akin yung mga sisip-sip dyan? Yung mga Amerika, yung mga kaibigan ko, Amerikano at Afrikano, laging parinig ng parinig yun. No? Please pray for us here, it's very poor here. Mga ganyan yung Amerikano eh. Yung mga Pilipino, ganun din. Parinig ba ng parinig? So kanina mo nagtitiwala, yun ang tanong eh. Kaya ngayon, pag siniraan yung idol nila, nako, babanatang ka niyan. Kasi idol nila yun eh. Huwag nga, gagalawin to. Kasi lakas nila andun na.
bibigyan tayo ni Abante ng ganyan. Si Abante ang sagot. Ganun. Tapos siya susumpain ka ng Diyos pag diyan ka na nagtiwala. Again, yung sucking. So, ganun nilang mensahe. Galit ang Diyos sa kanila pag nagtiwala sila sa Egypt. Eh, yun ang magaling ngayon eh. Siyempre, yun ang kakalyansa. Hindi nga yun ang gusto ng Diyos eh. Sa kanya kayo magtiwala kasi kaya kayo sinusumpa, ginagalit niyo yung Diyos, eh, gagamit siya kayo ng ibang bansa, masakuping kayo. Kaya kanyang protekta, ayaw mo magtiwala. Yari ka talaga. Sa ating mga Kristiyano, ganun din. May problema ngayon, may sakit kang di mo mapagamot, kahit mga doktor, di magawa, di mapagaling. May ganun eh. Kung kaya ng Diyos lahat pagalingan ng doktor kayang pala, eh, siya na yung Diyos, yung doktor. Kaso hindi nila kaya lahat yan. Okay? Kaya balik tayo sa kanina, ganun din to, yung sinabi dito, make it his flesh, his arm. Pag sinabing arm, ha, kahit sa Bible, sa panahon natin ngayon, almas yan. Yung sabi, almas, baril, yan yan. Sa kanila, yung sabihin, yung lakas mo ngayon, yung ano mo na, yung sarili mo na, tao, basically. Kaya sabi niya, cursed be the man that trusted in man. So dapat sa Diyos tayo mag- ganun din sa ating lesson ngayon. Yung lahat na nabanggit po kanina, ano ba yan? Mountains, ships, di ba? Bangkel, yan. Silver, gold, idol. Lahat ng ginagawa ng basically, ng ano, technology, yan yan eh. Ngayon, ang pinaka nung AI, ang galing na AI. Eh, meron ding isang AI yung isa. Pag binasa mo yung sinasabi ng AI, kinopia lang pala kung saan-saan. Diba? Pinagpatsi-patsi lang. Kaya pag tinanong mo, sigurado ka ba dyan? Hindi na sila, ah, it doesn't compute. Ah, ganun, yung mga sagot nun eh. Pag ako nagtanong dyan, nahihilo eh. Ano ba? Anong pagtitiwala nyo? Edukasyon! Edukasyon ng sagot sa lahat. Sino nagtuto sa'yo? Edukasyon, hindi. Iba na, sipag, tiyaga. Ingenuity. Sino ka nagbibigay minsan ng idea sa'yo? Minsan. Ano ba? Ano pa pag-asa niyo sa buhay? Paul M. Yung babaeng ano daw. Ganun. Paul M. Pag, alam niyo? Yan ang pag-asa ng ibang mga kababaihan. Ha? Yan ang pangaba. Okay, hindi mo mag-aayos ng pag-asa. Mag-aasawa na lang ako ng Paul M. At, kasi nakita ko yung kanino eh. Ba't kasi ano parang mag-usapan ha? Pangalawang asawa niya na ba yun? Hindi ko alam. Tama ba? Ah, hindi naman. Pangatlo. Pangalawa. Kaya nga alam mo, meron na siyang ano eh. Kasi di-display mo pa, di ba? Di-display mo pa. So, ganun eh. Yan ang mga babae. Madali lang ang bola, di ba? Yan ang kala mo. Buti man lang, hindi pa di-display. Yan, ilalike niyo yun eh. Anyway, nasa na ba ako? So, pwede ba huminto na kayo? Yan ang lesson natin ngayon. Lahat yan uubusin ng Diyos. Amen. Eh, pastor naman ito. Tutulungan tayo nito. Eh, tao pa rin yan eh. I believe, kung talagang gusto tumulong yan, tutulong yan. Sino yung maghahanap? Kung anong klase ng church, yun dapat nilang tulungan. Amen. Ganun lang yun. Ako, pag nagtumulong sa ibang pastor ko na, eh, magkakaroon akong pera ba? Sino nga hanapin ko? Basta lang. Hindi, hanapin ko yung maayos. Amen. Hindi, kahit ilagay mo lahat ng pera mo dyan, eh, para mo nun, inano yung sarili mo, eh. Tawag dito, tinulungan mo yung sarili mo kasi tinuturo niya, tama rin, katulad mo. Amen? Amen. Pero dito sa bundok ito, hindi ganun. Ano pa? Parang di pa contento, mga bata, eh. Ano sa kayo nagtitiwala? Sa 4M? Ano pa? Sa scholarship? Ayan, kay mayor na magaling. Okay na, tag-advantage natin kung pera, pero huwag nilalagay yung ano nyo dyan. Paloko dyan. May mga style yan eh. Ano pa? Well, artista, alam nyo nang di ano yun. Pero iba dyan. Ano pa? Ikaw, Ray-Ray, kayo magtitiwala. Amen. Nado ka dyan, ha? Kevin! Oh, GM. Parang ayokong tanongin kayo. Kaya yung lesson natin, ha? Eh, pasto pa nung alaman kayo. Eh, ngayon, daling magsabi ng Diyos. At yung mga katolik ko ngayon, puro ganun eh. Praise the Lord. Kasi pag-usapan natin yung Bible, eh, sino ka? Kanina ko ba talaga? Eh,
As Wednesday, yabang ng mga artista na naman, di ba? Ako ay, debotong Katoliko. Nakita niyo yan? Nakita niyo ba yan? Ang hipokrito eh, kasi si Pope ganun din eh. Anong pinagmamalaki mo dyan? Ano ba yan? Ano pa? Kahit ano pa yan? Cease ye from men! Pag ang tao nangako sa'yo, kung anong nangako yan, huwag kang titiwala dyan ang gusto. Tignan mo lang kasi kung na, magtataba ako sa boss mo, sige. Jamie, magtaba ako ka dito 5 years, ay kotse ka na. Tagal naman. So at least gawin mo yung ano, di ba? Kung deserving ka naman. Pero kung pinapangako na ay Jamie, dapat alam mo yung mga yumayaman. Ito yung mga ano, dumidikit sa ganun yan. Private or public, isa lang yan. Mas corrupt siyempre public kasi pera natin yung ginagasa at titigas na mukha niya mga yan. Ganun yun. Dumikit ka dito. Kaya nga si Abate, dumidikit din kayo, no? Duterte, hindi naman daw sila sinipot. Buti nga, Bible day nila. Nabalitaan ko lang eh. Baptist day nila. Hindi naman sila sinipot. Whose bread is his nostril? Ibig sabihin lang tao, mamatay din yan. Amen? Ba't ka magtitiwala dyan? Eh sabi dito, yung title natin, for wherein is he to be accounted of? Saan siya pananagutin? Saan siya bibilangin? Saan siya pahalagahan? Ang Diyos na magme-measure sa atin. Tandaan niyo yan. Yung mga tao, ganyan niya. Huwag kampihan na yan. Ha? Wala, hindi na makakaroon ito kasi marami tayo eh. Ilang years after that, iba na naman yung magkakampi. Titiwala dyan. Lahat siyang patay sa Diyos yan. Amen? Ang ganda pang expound dito. No? Mayroon pa ang 2 minutes. Saan tayo susukatin? Kaya basok na naman natin yung pinakaano natin, soul winning. Hindi tayo inaano niya. Mga iba naman, sobra naman, pinapakita nila lagi. Sa atin, minsan lang. Kasi ang Diyos na nakakita nun eh. Doon yung ibang ina-encourage kasi natin, kaya pinapakita rin natin, may encourage yung iba, marami na pa soul winning sa Pilipinas. Salamat yun, sa church. Yan, kaya binibilang. Para may encourage yung iba. Pag ako lumaki, hindi yung ano, ako mayaman, hindi, sana ganun. Ako pag lumaki ako, soul winner ako. Isang araw, 1,000. Tindi mo naman. Huwag naman ganun. So di ba din siya tayo susukatin? Ano sabi ng Panginoon? Dun sa binakabasa lang natin sa ano. May sa John 15 na tayo. Di ba? Ano sabi doon? Doon siya natutuwa. That you bear much fruit. Alam niyo yun? Ano fruit yun? Ang tatanim na lang ako. Hindi. Ano sabi sa Proverbs 11:30? Ha? Herein is my Father glorified that you bear much fruit. Eh sabi sa 11:30 ng Proverbs. Soul winning. Bago yun. The fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls is wise. Yun ang yung prutas na dapat meron tayo. Amen? Amen. Doon tayo magbilangan. Kaya hindi pinag-iayabang ha, pero dapat talaga totoong naligtas. Kaya doon yung effort ko. Kaya nga ganun sa winning ko, talagang todo effort yan. Inaalam ko lahat na, tinatanong ko. Inaalam ko ano yung pwede, kung ano yung mga sinungaling na tanim sa kanila. Para si ano sana, mga balik yung mga SDA. Kasama doon, si Faith, tsaka si Love. Hindi, sunbeam na lang daw, sunbeam. Si Beam. Kasi tatanggapin ng Panginoon, pero basta hindi ko maintindihan, pero parang ayoko eh. Ah, bakit? So medyo ano ko nun, pero yun talaga may hard case. Ang bata pa nun. Kaya yun ang ano sa atin, hamon sa atin. Amen, saan ka susukatin? Yan na lang yun, kasi Tagalog na lang tayo. Saan lahat ng tao susukatin? Ang Diyos ang magkasabi nun. Basta ba siya nakutuwa? Soul winning, hindi lang yun. Pero yun talaga yung pinaka eh. Basta yung soul winning, hindi salamat, ayusin mo pa. If magaling ka ng soul winning, ituro mo sa iba. Amen? Supporta mo yung church. Alam nyo naman tayo dito, hindi tayo pagalingan lang. Yung pera, hindi naman yan pataasan ng building. So maganda rin yung may building na maayos, na malaki.
Maraming tao, pero again, ang church kasi yung tao. Yung tao yung church. So, bawat isa sa inyo natututo, nagpapatuloy, at natututong talaga. At tama ang motibo, ha? Hindi yung kaya nagpapayaman, mapakita mo sa lahat ng tao, kami magaling. Hindi, gawin mo yung gawain ng Panginoon. Amen? Diyan tayo susukatin. For wherein is he, yung man, to be accounted of? Saan tayo susukatin? Saan ka mahalaga sa Diyos? Saan ka ibibilang? Sa mga tapat bang Kristiyano o sa mga medyo-medyo lang? Nasa yun. So again, ha? Iba dito, binaliwala yung yaman nila kasi walang kwenta, eh. Ang Diyos ang baliwala sa kanya yun, eh. Mas mayaman sa lahat, eh. Siya nga gumawa lahat yun, eh. So, intindihan ba? Sana ganun po yung ating, ano, na-target natin sa buhay. Ako, gusto ko, ibilang ako ng Diyos sa mga matatapat na lingkod niya. Ang bibilangin ko, kaluluwa, hindi pera. Yung pera, ginagamit lang natin. Amen? Hindi sasakyan. Sasakyan din, ginagamit lang. Maganda rin marami po kailangan. Pero kaluluwa ng tao. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord. Alalahanin niyo po lagi sa amin na lahat ng bagay nandito, Lord. Again, example niyo po ang Israel. Nung una, sila po yung ginabayan niyo. Tama lang naman. Marami nagtapat sa kanila, pero bandang huli, ang general, Panginoon, sila itong maligod sa inyo. Pinalitan niyo sila, Lord. I pray, even now, ang dami pang group of Christians sublay dito, Lord. Naano pa rin ang Israel sa ngayon, kahit nireject nila kayo. So, I pray na kami po, Lord, di kami maligaw ng ganon. Mag-focus kami dahil tinatanong niyo kami dito kami saan kami susukatin. Nawa, naitindihan namin yung message, Panginoon. Mga puso namin. Mag-set kami ng goal na tama according at align sa inyong kalooban. So, yun lang po, Lord, again, soul winning. May pagkakataon, di naman kami araw-araw niyan. Magpatuloy namin sa paglaban sa inyo, Lord. Soul win sila, Lord. Ganon din po, Lord, sa ibang bagay. Of course, andito kami, nag-aaral. Kaya lagi na inaalaman yung kalooban dahil yes, may mga hard case, Panginoon. Meron din mga opportunity na kung di kami marunong, di kami aral, actually, dyan po yung kalaban, nililito yung marami, paano na lang kami, Lord. So I pray na, again, mahalaga namin, na mahalaga sa inyo, kaluluwa, yung salita, holy living din, na yung pamilya, Panginoon, sipagan, productive, at makatulong din, magkailangan, Panginoon, kaya, pwede. But focus kami sa inyong salita, Panginoon. Again, maraming kalaban, nalilito yung iba. So, sa mga trabaho talaga namin ngayon, ay aralin to, Lord, ang inyong kalooban, sa puso, Lord, ulit-ulit, master rin, Panginoon, ang inyong kalooban at sa gawa ito, Lord. So, ilang po, Lord, na patuloy, we continue to ask for your blessing, Lord, and your guidance sa araw-araw, sa itabaw, pag-aaral, Panginoon. Ako po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.